Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilipot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nilang ginustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Father. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan sa araw na ito, ay ating natunghayan dito ang patuloy na ministeryo ng ating Panginoon. Pero dito, ang nakakapagbigay inspirasyon sa atin na bukod sa 12 alagad o apostol na kanyang hinirang, ay ating hindi makikilala dito ang ilang mga kababaihan na tumustos sa pangangailangan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ari-arian. Maraming iba sa kanila ay pinipiliin ang kanilang ari-arian para may pantustos sa ministeryo ng Panginoon o dili kaya yung mismong ari-arian nila ang ibinigay upang sa ngayon ay makatulong ito sa ministeryo ng ating Panginoon. At ilan dito ay pinangalanan si Maria na tinatawag ni Magdalena na kung saan ay pinalayas sa kanya ng Diyos o ni Jesus ang 7 demonyo, si Juana na asawa ni Cusa at si Susana at marami pang iba. Kumbaga dito mga kapatid, ang mga naging katuwang nito ng Panginoon ay naging malaking tulong kung ano yung kanilang pwedeng ibigay, kung ano kanilang pwedeng gawin, yun yung kanilang ginawa. Depende sa kanilang kakayanan. At lahat ng ito tinanggap ng Panginoon, lahat ng ito ay na-appreciate ng ating Panginoon. At ito rin mga kapatid, ang patuloy na nagaganap sa simbahan, sa pamamagitan ng mga tao na tumutulong sa simbahan. Dalawang bagay na isang pagtunan dito ng pansin. Una, ano yung dahilan kung bakit ang mga babaeng ito ay tumulong? Hindi na siguro mga babaeng, kundi yung mga tao ay tumutulong sa ating Panginoon. Maaaring siguro nating kadahilan dito ay na-encounter nilang ating Panginoon. Napakinggan na kanilang ang kanyang pagtuturo. Naramdaman nilang presensya ng Diyos kung kahit sila ay na-attract. At yung attraction na yon ang naging dahilan para tumulong sila sa abot na kanilang makakaya. Siguro doon naman po lahat talaga nagsisimula na lahat tayo ay na-attract sa ating Panginoon. Lahat tayo ay kumbaga'y naranasan ng pagmamahal ng Diyos, naranasan ng pagkilos ng Diyos. Maring nung bisa tayo nagsimba, maring bisa nung tayo ay nagdarasal, naranasan natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, at ano naging bunga nito? Yung pagtugon sa kanyang panawagan.
yung pagtugon sa kanyang panawagan. At dito sa yung pangalawa, sa pagtugon natin sa kanyang panawagan, ang dahil siguro hinihiling lang dito ng Panginoon ay kung ano yung kaya natin ibigay. Kung ano yung kaya natin gawin. Kung ano yung kaya natin ibigay, kung ano yung kaya natin gawin. Hatayaan natin ng Diyos ang kumilos sa atin o sa kumilos sa pamamagitan natin upang sige tayo makibahagi sa paglilingkod na ginagawa ng ating inang simbahan. Sa Archdiocese of Manila, meron po doon isang kwento tungkol sa isang katekista. Ang pangalan po niya ay si Caloring. Si Caloring po ay petrabaho. Pero nung makita niya yung pangailangan ng simbahan ng mga magtuturo sa mga mahihirap, particular po sa mga public school, anong ginawa niya? Iniwan niya ang kanyang trabaho. Iniwan niya ang kanyang trabaho at naglingkod bilang isang katekista. Nagtuturo siya sa mga public schools na walang compensation. May mga pagkakataon pa nga ayaw po doon sa kwento na siya mismo ang lumalapit pa sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong pinansyal para may pantustos doon sa pangailangan na ilang mga estudyante niya. Kapag wala siyang turo, makikita daw siya na nakikisalamuha sa mga bata sa lansang at nagtuturo pa rin. Kapag dito, sabi nga doon sa kwento ni Caloring, kahit na sabi natin na medyo mahirap yung buhay ng isang resalinigo sa simbahan, pero parating maalala sa kanya ng mga tao, ay masayahin siyang tao. Masayahin siyang tao. Sa pamamagitan ng munting pamamaraan niya na pagtuturo, siya ay nakibahagi sa ministeryo ng ating Panginoon. Siya po'y pumanaw almost 10 years ago. Pero maraming humangas sa kanyang mga tao. Dahil sa pagsisilbi niya, paglilingkod niya sa simbahan bilang isang katekista ng Archdiocese of Manila. Kapag mga kapatid, lahat tayo meron pwedeng gawin para sa Panginoon, para sa simbahan. Maraming tagasustos ng pangailangan ng simbahan, maraming sa pamamagitan iba't ibang ministeryo ng ating inang simbahan. Napakarami pamamaraan ng paglilingkod, kaya nga meron tayo iba't ibang mga samahang pansimbahan. May iba't ibang iba tayo mga organisasyon, mula sa mga bata hanggang sa mga nakatatanda. Marami, kumbagay maraming pamamaraan para tayo makapaglilingkod sa simbahan. At yan ay na-appreciate ng Panginoon, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. Lahat yan ay kailangan ng ating inang simbahan upang sa gayon patuloy na mapahayag na si Jesus ay buhay sa pamamagitan ng mga bumubuo sa simbahan, sa pamamagitan ng simbahang kanyang itinatag. Sa ating pungunang pagbasa mula po sa sulat sa mga Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto ay patuloy pinahayag ni San Pablo ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Kasi nga, mayroon nagsasabi na hindi muling nabuhay ang ating Panginoon at nabinuhay lamang ang Espiritu. Pero sabi ni San Pablo, muling nabuhay ang Panginoon, hindi lamang kanyang Espiritu, hindi lamang kanyang kaluluwa, kundi mismo ang kanyang katawan ay binigyang buhay muling ng ating Ama. Dahil hindi muling binuhay si Jesus, ang pananampalatay natin ay walang silbi. Kundi muling binuhay ang Panginoon, walang silbi rin ang simbahan. Kundi muling binuhay ang Panginoon, kasi ang ating ginagawang paglilingkod para mawawalang kabuluhan. Sa paglilingkod na ginagawa natin, mga kapatid, sa anumang pamamaraan, ito man ay nakikita ng mga tao, ito man ay tago sa mata ng mga tao.
Kasi meron na natawag ng mga silent workers, silent ministers, na parating nasa background kapag kumilos, tahimik lamang kanilang pagkilos. Ang mga ito ay tanda. Tanda ng ating pananampalataya at ang pananampalataya natin ito ay nakabatay sa katotohanan ng si Jesus ay muling binuhay. At ang pananampalataya at ang simbahan, habi ngayon yung simbahan na buhay, very active, ititanda na patuloy na kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ang magandang sagutin natin, ano bang paglilingkod ang pwede kong gawin? Maring tago, maring hayagan, maring simple lang. Pero malaga, lahat tayo nakikibahagi sa ministeryo, sa paglilingkod ng ating Panginoon. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos sa mana na nananabik na madama, nating higit ang kanyang presensya at itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Patingin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Tingnan mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa karihaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Tingnan mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Samari natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marilo at Lasel Lagman para sa natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, Austin Darlene Santos, Mira Vicente, para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina William Henry Galang at Armand Galang, para sa maagang pagaling ni na Maria Cristina Laderas Manginaw, Natalia Reyes, Ines Itapco, Celie Lizarondo, Alan Reyes, Gertrudes Reyes, Ayesha Vicente at matagumpay na operasyon ni Alan Ignacio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Rafael, Paulino, Felipe, Jasmine, Jose, Sandire, Damaso, Cecinando, Rosendo, Pedro, Lourdes, Leo, Marco, Marcelino, at Epifanio. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kami maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatido pang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanan ngayong ginugrita ang tinis ng iyong mga martir. Ang banal na pagkain inagdulot ng kagitingan upang magtiis na San Cornelio San Cipriano, ang mga pahirap ng kabanalan ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan na sina San Cornelio San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ika'y pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak at nanaghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martiri dumana, hindi dahil sa katatagang likas, hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang wala mong payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana sa kahitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitaasan. O sana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain,
bilang pagkahitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo din mga kapatid naming ngahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ilan ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong Anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man ang nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasa sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo nagmumula ang kaharian kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Nang mga kasalanan ng mundo ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayang niya mag-isa sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng hain nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawa na ipinakita ni San Cornelio San Cipriano sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.